ito yan. Aray ko, medyo mahirap dito. Kasi, alam, baka bumagsak tayo dito. My God, ingat-ingat lang po. Ayan yung puno natin. Tapos, ayan o. Ang dami niya, natatakpan na niya yung pinaka-bubong natin. Kaya hindi na nakakapasok dun yung sikat ng araw. So, ayan, nandito na tayo sa bubong. At ngayon, ang gagawin natin is, lalagay na natin tong ating mga tuyong dahon dito sa sako. I-compost natin to para magmukha siyang ganito. Ayan o, pakita ko sa inyo yung aking na-compost na. Ayan. So, ito yung ating... Hello everyone, this is Sir Mizunao of Mini Dino Park and Echo Garden and welcome back sa ating YouTube channel! And in today's video, patatapos lang po nating mag-plant sorting. And ngayon nga, naririto tayo sa area kung saan ito yung tinatawag naming patio. Nandito yung mga new arrival. Dahil new arrival dito sa Mini Dino Park and Echo Garden, mamaya sa pinakadulo ng ating video, papakita ko sa inyo yung mga dumating na bagong halaman, pati yung corresponding na price. Pero, bago yan, nung naglalakad ako ngayon, habang nagpa-plant sorting, nakita ko yung ating bubong. Napakaraming mga dahon na medyo dumidilim na. Kasi, nababalutan siya o nalaglagan siya ng mga dahon na tuyo galing sa puno. Eh, naisip ko, parang wala nang sikat na araw na nakukuha dun sa ating bubong. Kasi ito ay transparent na bubong eh. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Kaya naman, ano kaya ang gagawin natin dyan? Malalaman nyo yan. And kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. At ayan nga, nagbabalik tayo ngayon upang pakita sa inyo yung itsura ng ating bubong. Ayan o, kanina habang nagpa-plant sorting tayo, umikot-ikot tayo dito, tumingin-tingin ang mga halaman. Pero kasi itong ating bubong, kung makikita nyo at mapapansin, yan ay napaka-transparent. Kumbaga, ito ay tumatagos yung sikat ng araw. Kasi dinisign natin yan para dito sa ating mga dumarating na halaman para nabibigyan pa rin sila ng enough na sunlight yung ating mga succulents. Ngayon, ang problema, kanina sa pagsusort natin, ayan, nakita natin na meron siyang mga dahon na natatakpan na siya. Kaya naman ang gagawin natin is, aakyatin ko itong bubong. Mapipilitan akong aakyatin para kuhanin yung mga dahon. Pero ano nga ba yung pwedeng gawin doon sa mga dried leaves na naiipon natin at sa tingin natin ay waste na. Minsan yung iba sinisigaan yan eh. Yung iba naman, I don't know, kung tinatapon na lang. Pero alam nyo ba na pwede pang pakinabangan yung mga dried leaves at may mga benepisyo na makukuha yung mga halaman nyo dyan sa mga tuyong dahon? Kaya tingnan na natin. Pero bago yan, akyatin ko muna yung bubong ha. At kukunin natin yung mga tuyong dahon dyan. Ayan yung ating bubong. Nakita nyo naman dyan. Teka lang. Akyat tayo dito. Apak ako dito siguro sa silya. Para tanawin lang natin bago tayo umakyat. So ayan o, ang daming mga dahon na nanggagaling dun sa puno. Ayan yung puno natin. Tapos ayan o, ang daming niya, natatakpan na niya yung pinakabubong natin. Kaya hindi na nakakapasok dun yung sikat ng araw. Ngayon ang gagawin ko, aakyat ako. Dito siguro tayo aakyat. Ayan yung hagdan. Kaya lang medyo delikado to kasi nga malambot. Pero tatry pa rin natin ha. Tapos ayan, akyat na siguro tayo. Meron ako dyang mga walis tsaka daspan eh. Papa, sunod ko na lang pero akyat muna tayo dito sa ating yan. Grabe, teka lang. So, dahan-dahan tayong umakyat dito sa may hagdanan. At tingnan natin kung makakaakyat tayo dito. Aray ko. Ayan. Ito nga. Ito yung aapakan natin. Dito tayo aapak sa mga matitigas para makuha natin yung mga dahon na yun tuyo. So balikan ko kayo pag nandito dito na ako sa taas ha. Medyo mahirap dito kasi walang baka bumagsak tayo dito. My God, ingat-ingat lang po. Yan sa pag-apak. Pagapang tayo. Ko alam kung tama itong tinutuntungan ko. Ito.
Magsaraos tayo. Gagapang tayo ng pakunti-kunti doon. Pero tingnan natin kung ano ginagapangan natin. Para makuha natin yung mga dahong doon. Tapos papapanito na lang yung mga... Naririnig nyo ba yung lagatik? Kailangan ko siguro lumipat dito sa may pwesto. Kasi dito, oh, tingnan mo. Merong net. Nahihirapan ako. Yung gagawin ko is lilipat tayo doon sa kabila. So... Kunti-kunti lang muna usad natin, ha, para makalipat tayo dun sa kabila. Baka tayo ay damputing kung saan. Aray ko. Medyo mahirap. Nakakangalan. So, balikan ko kayo maya-maya, ha, pag nandun na tayo sa may pinaka-bubong, yung pinaka-gitna. Okay? So, ayan. Kunti-unti lang tayo dito. And, tama ba yung naapakan ko na? Aray ko. Wait lang. Tumutunog eh. Nakakatakot. Dahan-dahan lang sa mga bakal tayo umapak. Nanginginig yung pako. Ayan. Nakarating na rin tayo dito. And nakakangawit nga lang. So, tatanggalin ko na yung mga dahon na yan. And lalagyan na natin sa sako. Unang dito mo ilapit yung sako. Nasa baba si Unang. So ayan, nandito na tayo sa bubong. At ngayon, ang gagawin natin is lalagay na natin tong ating mga tuyong dahon dito sa sako. So simulan natin. Natapos na natin na tanggalin yung mga dried leaves dito. Tapos na isako ko na yung mga dahon. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang gagawin natin sa mga tuyong dahon para pakinabangan natin kung ano-ano yung mga benefits niyan at kung saan pwede yan gamitin. Kaya huwag nyo basta-basta itapon yung mga tuyong dahon. At ayan na nga mga ka-MDP. Ayan, nakadalawang sako tayo ng mga tuyong dahon dun sa bubong. Ayan o. Medyo nalula ako doon at talaga namang medyo natakot ako. Talagang medyo buhay yun, ha. Kasi alam nyo, aapakan natin medyo lumulugutok. Tsaka ano eh, nalulain pa naman ako sa matataas na lugar. Kaya talagang medyo kinaya lang natin. Actually, ang dami nating nakuha. Papakita ko sa inyo to. Tapos sasabihin ko sa inyo kung paano ang gagawin natin. Dahil ito, iko-compost natin. Composting ang tawag dito para talagang makakuha tayo ng nutrients na para dun sa ating mga halaman. So, eto na nga yung nakuha natin. And ang gagawin natin is lalagay natin siya dito sa isang parang drum. Yan. Yan yung nilalagyan ko. And dyan ako nagko-compost nitong mga dahon na tuyo. So, ayan. Nakadalawang sako tayo. Siguro itong isang sako, yan na muna yung isali natin. Ayan, lalagay ko yan dito. Ayan. Ayan. So, ayan yung mga tuyong dahon. Ayan. Punong-puno na siya. Yan yung ating tuyong dahon.
Ngayon, lagay muna natin dito yung camera natin para mapakita ko sa inyo. So, eto na ngayon ito yung dahon. And, ito, i-compost natin to para magmukha siyang ganito. Ayan, oh. Pakita ko sa inyo yung aking na-compost na. Ayan. So, eto yung ating na-compost. Ayan. Magiging ganito yung itsura niya. Eventually. Pero paano nga ba yung proseso para maging ganito? Yan. Actually, pwede naman yung iba kasi, ang ginagawa nila, ginugupit to. Yan, ang maliliit. Yan. Ginaganyan sila. Lalagay doon sa palibot ng halaman. Pero ako, nire-recommend ako na mas mabuting dumaan siya sa proseso ng decompositions. O yung pagbubulok dito sa dahon. Actually, dry na siya, pero mas gagawin natin siyang ganitong texture niya, oh. Yan, yung parang lupa na siya at compost. Possible na kapag halimbawa, eto, nilagay natin yung tuyong dahon sa, o patay na dahon dun sa ating mga halaman, maaring maagawan niya pa ng nitrogen. Kasi eto, gumagamit ng nitrogen sa pagde-decompose nitong mga dahon. Ngayon, kung halimbawa dun ka mag-decompose, dun sa iyong mismong pot, maaagawan pa niya ng nitrogen yung halaman. Kaya I suggest na i-separate nyo yung pagde-decompose nitong mga dry leaves para nang sa gayon, hindi na maagawan ng nutrients yung inyong halaman. Ngayon, kapag halimbawang ganito na siya, ganyan na siya yung itsura niya. Yan, pwedeng-pwede na ito na yung ilagay nyo dun sa inyong halaman o sa inyong pots para mag-amend yung lupa o kaya gawin nyo na itong fertilizer na rin para ma-improve yung lupa nyo. So, ayan. Ngayon, eto halimbawa, ayan, huwag na natin gupitin dahil madali lang naman yan. Itong ating compost na yan, pwede nyong haluan nyo ng ganito. Nung mga dati pang compost, yan. Tapos, ang gagawin natin, kukuha tayo ng tubig o hose. Yan, oh, may hose tayo dito. Tapos, ang gagawin natin, babasain lang natin siya ng tubig. Basain nyo lang siya ng tubig araw-araw. Yan. O, tapos, pag halimbawang nabasain nyo na siya ng tubig, kaganyan nyo lang siya lagi. Yan. Dudurugin nyo lang siya ng pala. Gamit kayo ng pala. Tapos, kaganyan nyo lang siya lagi. Yan. Araw-araw yan, madudurog. Oo. Parang nag-e-exercise na rin kayo. Yan. Tapos, babasahin nyo lang siya ng tubig. Halimbawa, medyo nadurog na siya. Lagyan pa natin siya. Tapos, basahin nyo lang siya uli ng tubig. Ganun lang yung proseso. Babasahin nyo lang siya ng tubig. Araw-araw, yan. Ganyan gagawin nyo. Pag nabasa na siya ng tubig, yan, may butas yung ating ano ha, kanina ha. May butas tong ating ginamit na balde. Ganyan nyo lang siya, tapos baliktarin nyo lang siya. Babali-baliktarin nyo lang. Tapos halimbawa, kapag halimbawa dumaan na yung ilang araw, o halimbawa sa tingin nyo yung nasa ilalim medyo bulok na, o na-decompose na, pwede nyo na siyang hanguin, lagay nyo naman siya sa ibabaw. Tapos maglagay na naman kayo ng panibagong leaves, dry leaves. Hanggang sa siya ay madurog na madurog at maging ganito yung itsura niya. Yan. Maging ganyan yung itsura niya. Yan. So, eto, galing to dyan eh. Ganyan yung ginawa ko nung last time. And eto, ginagamit ko sa aking mga halaman. Papakita ko sa inyo mamaya pag-a-apply nito dun sa ating mga plants. Kung paano siya i-apply at kung paano i-amend yung lupa. So, eto na nga. Yung ating na-compost na yan, mga dry leaves, ito na siya ngayon. Yan yung itsura niya. Ngayon, ito po, ano ba kahalagahan nito dun sa ating mga halaman at sa gardening? Well, katulad nito, meron tayo ditong plants. Kapag halimbawa yung lupa niya po, sobrang tagal na, nawawala na rin yung sustansya niyan. And medyo hindi na ganun siya kaganda dun sa ating mga halaman.
Kaya ang gagawin natin is lalagyan natin siya nito ating compost mula sa dry leaves para ma-amend siya o mapaganda pa yung lupa. So yan, lalagyan muna natin to. Yan, lagyan lang natin, tapos ihalo nyo lang siya. Cultivate nyo lang siya ng ganyan. And ayan, para bumalik yung kanyang sustansya. Itong mga na-decompose na dry leaves, pwedeng maging source yan ng nitrogen na napakaganda sa halaman. So eto na nga, nalagyan na natin. Ano pa yung mga benefits nito? Unang-una, ito pong compost galing sa dry leaves, magandang gamitin dahil nakakapag hold to ng moist na kailangan ng mga houseplants. Nakakapag-hold siya ng moist, pero hindi nagsisit in yung tubig niya. Mamasa-masalan po siya, hindi nabababad ng tubig yung mga halaman nyo. Even nga sa mga succulents ko, naghahalo rin po ako ng ganito. Yung compost natin na galing sa dry leaves, sa mga dried na stem, sa mga barks ng trees. Yan po yung hinahalo natin doon sa ating mga potting mix para mas maganda. Kung halimbawa na gagawa pa lang kayo ng potting mix, pwedeng po siyang isa sa maging composition nyo dahil napakaganda po nitong gamitin. Nililesen din itong ating dry leaves na compost yung pagtubo ng mga unnecessary weeds o yung mga damo na hindi kailangan ng halaman. So kapag halimbawang nilagyan natin yan, mas lesser yung chance na may tumubong damo. And nire-retain nito yung moisture nung ating mix. Kaya napakagandang gamitin. Isa pa, pinabababa nito yung temperature sa lupa. Lalo na kapag summer. Pansinin nyo, kapag summer, napakainit ng lupa at talagang kailangan ng tubig ng halaman. Itong ating compost na gawa sa dry leaves, malaking tulong sa kanila para talagang makasurvive sila sa sobrang init. So yan lang naman yung gamit at benefits ng mga na-decompose na dry leaves para sa mga halaman. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating pag-decompose ng mga dry leaves. Kaya kung may mga dry leaves kayo sa inyong bahay, ganyan po yung gawin nyo ha, para makatulong yan sa pagpapalago at pagpapaganda ng inyong mga plants. So ayan mga ka-MDP, I hope may natutunan kayo dito sa ating video. And salamat po sa panonood. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe ha, kung bet na bet yung pag-usapan yung plants and gardening, well, mag-subscribe na po kayo dito sa ating YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Siyempre po mga ka-MVP, i-follow nyo rin po ako sa iba't iba nating social media accounts like TikTok, Facebook page, sa ating Instagram. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na po yan mga ka-MVP. Thank you so much sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment. And ito po si Hermes Unaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye! New arrival tayo dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. And as usual, kapag new arrival, iikot ko kayo together with their corresponding prizes. Kaya pasukan na natin ang music yan in 5, 4, 3, 2, 1.